Tara, pasyada kita! At pagkatapos natin magpakain ng mga isda, libutin pa natin ang kabuuan ng mangrove forest na ito. Alam niyo ba mga kakebs na bukod sa maliliit na isda, hipon, crabs at iba pang mga hayop na naninirahan dito, ay marami ring bagungon dito? At yon, ang isa sa uulamin natin. Tara, samahan niyo ako manguha nito. Ngayon, kasi nga, paborito ko yung bagungon, mangunguha tayo ng bagungon. So dito ba, kuya, may makukuha tayong bagungon? Dito po. Ayun po, may bagungon po tayo dito. Pwede po natin yung kunin. Ah, sige. So, usually kasi ang bagungon sa tibo. So meron din, tibo bang tawag dito? Ito po po, tibo ang tawag to. Sa amin, doon po kami nanguha sa fish pan. Pero meron din mga bagungon dito? Meron po. Okay, manghanap tayo. First time ko gagawin to. Hanapin natin. Oh my God, wala akong nahanap. Fifteen minutes na mga Kevs. Wala pa rin ako nakuha ng bagungon. Baka kailangan kong lumayo. Layo. Oh, ayan. Ito na ba? Ayan po. Ay! Oh my God. After ilang minutes, may nahuli na ako. Isa lang. Ito, ang tawag dito sa amin ay bagungon. So sa ibang lugar, meron din silang mga termino na ginagamit for local term. Pero sa English, ang tawag dito ay telescope snail. Kasi kung mapapansin nyo, yung shape niya parang telescope. Diba? Ganon. Diba? So masarap din to. Ayan, may isa na ako. Sana makarami tayo kasi lulutuin namin to eh. Ang pambansang Tupperware. Ay, natukuya. Diba? Alam niyo ba mga kakebs, ayon sa initial na pananaliksik ng UP researchers, ang bagungon daw ay nagtataglay ng katas na maaaring makatulong sa cancer treatment. Maaaring mapabagal daw nito ang pagkalat ng mga cancer cells sa katawan ng tao. At dahil medyo mababaw na yung tubig, pwede naman maglakad na lang kami papunta doon. Enough na siguro to. Lulutuin namin to. Ipapaluto ko. Napakahalaga ng bakawan. Hindi lamang para sa mga hayop na naninirahan dito, kundi pati na rin sa mga coastal communities katulad ng Barangay San Isidro. Ito ay nagsisilbing panangga sa panahon ng sakuna dahil napapabagal nito ang malalakas na alon at hangin. Pero paano nga ba magtanim nito? Ngayon ay tuturuan naman tayo ni Kuya Glenn na magtanim ng mangrove. So Kuya, ano itong hawak mo? Ito po yung bunga po namin ng bakaw. Bunga? Ah, so ano to? Yan po, pag ano yan, bali ulo lang po yan ng bakaw. Pag natanggal po natin yan po, ganito po. Apo, okay. Bunga po ito. Okay. Ah, so bakit kailangan siya tanggalin? Para po, pag tinanong po, ito po magiging dahon niya. So paano ito? Pag ganun or pag ganun? Hindi po. Atin na po kasi sira ito. Ito okay, po. Okay. Ito po magiging dahon niya po. Bali, ang pagtanong po, ito po yung una. Ah, so igaganon lang? Opo. Itutusok po lang po pag ganun. So ano ito? May certain lalim kung gano'ng kalalim? Paano sure? Hanggang dito lang po ang ano lang po niya. Ah, so mga nasa... Mas importante lang po, makabaon lang po siya. Kalahati mga kakebs, tapos kailangan daw makabaon. Sige, kuya. Patingin nga po, paano po... Ganito po. Sa pagtatanim nito, dapat may maayos na distansya ang bawat isa
para maganda ang tubo nito. At pagkatapos namin magkayak, magtanim ng mangroves at manguha ng bagungon, ngayon, may energy pa ako. So, aakit kami ng bundok. Anong tawag sa bundok na to, ate? Ano, Kaloyahan Mountain Trail po. Kaloyahan Mountain Trail. So, bakit tinawag na Kaloyahan? Kasi po, ito po siya isang hunted mountain. Enchanted mountain, kumbaga. Mayroon pong kwento sa to sa mga kaarungan na mayroon daw pong grupo na nagkadipo-dipo sa bukid na yan. Pinakitaan po sila ng mga luya. Luya. Yung luya, mga ka-Kevs, yun yung luya. Ang tawag sa amin ng local term, luya. So, luya. Tapos, nung ano na, nung dinampot niya na ito na mga luya, nung nag-ano pa siya na gusto niyang marami pa siyang madadala, umuwi siya ng kanyang balay. Apo. Pagbalik niya na may dala na siyang sako, pag-imo niya doon sa na kinitaan niya ng luya, wala ng luya. Parang bigla siyang nawala. Parang pinakita lang sa kanya yon na yung kaya niya lang dalhin. Parang ganun. Kaya pala tinawag tong Kaloyahan. So ngayon ba may makikita pa ba tayong luya pag umakyat tayo doon? Minsan lang po si Sir ito nagpapakita kasi po mayroon po kaming tinatawag nila na ito na si Bantay. Bantay po. Si Chankolaw daw po ang tawag. Chankolaw. Mga ka-Kevs, narinig niyo 'yon? Biglang tumayo yung balahibo kung meron daw si Chankolaw. So yes. Siya ata yung pinakadiwata. Ano ba siya, babae or lalaki? Lalaki po yan siya. Lalaki. So may bantay dito. So bawal mag-ingay. So behave tayo mga ka-Kevs, pero excited na ako. Tara. Samahan mo ako, ate. Okay. Magdandahan lang po tayo, kay. Oh, grabe. Nakakapagod pala, ate. So, ayan. Pinawisan na ako, mga ka-Kev. Ngayon, sa tansya ni ate, nasa 80 na. 80 na yung tinaanan namin hagdan. So, kung 80, 20 plus 19, so mga 39. Oh, nakakapagod mga Kevs, pero ginusto ko to eh. Kaya tara, pasyada pa. At pag narating mo ang tuktok, mamamangha ka sa iyong makikita. Matatanaw mo dito ang ganda ng isla sa iba't ibang anggulo. Pati na rin ang maliit na komunidad ng Barangay San Isidro. Grabe! Nakakapagod mga Kevs. So far, the best experience. Natapos namin yung 119 steps. So gutom na ako. Excited na ako mag-lunch. Lalo na yung native na manok nila. Tapos yung bagungod. Tara, lunch na tayo. Tama nga. Kalamansi nga. Sarap. Tapos yung papaya, hindi siya durog na durog. Kahit medyo makunat yung manok, malasang malasa naman yung sabaw. Sarap.